Hello. Hello sir, kumusta? So ito sir, tuturo ko sa iyo yung sa paggamit mo ng analog tester. So ito, so saksak mo lang sir, pagbukas mo ng tester mo na nabili, yung red probe na ito sir, saksak mo sir dun sa may level ng may plus sign or positive OP. Ayun sir, tapos yung black probe sir, eh saksak mo lang sir dito sa negative sign na ito, yung COM nakalagay or negative may end po nakalagay. Ganun lang sir ang gawin mo sir. Di ba nakasira yun sir pagbukas mo ng yung ano ng yung tester na analog na nabili mo. Ayan, so lagay mo lang sir dyan, tapos check mo na lang to sir kung hindi siya nakapantay. Ito halimbawa hindi siya nakapantay sir, pihitin mo na lang siya sir dito sir. Ayan, mapansin mo sir yung pointer natin sir, gumagalaw di ba? Ayan. So itapat mo sir dun sa pinaka-level mo. Kailangan na ipantay na pantay sir dito. So may parang zero. Ayan. Tapos, ang gawin mo sir, ay, ito. Ilagay mo sir sa times 1. So itong video na ito, para hindi ito para sa mga master na marunong na. So ito ay para sa ating estudyante na request po. Ito po. So, gawin mo po, pihitin mo itong selector mo. Ilagay mo siya dito. Ayan. Ayan. Sa times 1 mo. Yun ang gagawin mo, sir. Tapos, para ma-check mo, sir, na kailangan makalibrate natin na exacto siya dito. So, pagdikitin mo, sir, yung tester. Kapag yan ay labis, isakto mo na. Pihitin mo lang ito, sir, na ohm selector mo or adjustment. Ito, sir, yung adjustment. Ilagay mo, sir, dun sa 0. Ayan. So, may buzzer sound sir yung nabili mong tester, ayun, nagbabuzzer talaga sa times 1 lang. Pero pag nilagay mo kasi yan sir sa times 10, hindi siya magbabuzzer, tapos lang pa siya. Okay lang yun sir. Kasi halimbawa kailangan natin sukatin ay kagaya nung tinitester mo sir, yung tinitester ko nung nakinaan dyan, yung sa electric pan sir, na ilagay mo siya sa times 10. Ayan. So, ayan. Ay, ganun lang yung gagawin mo sir. So, ito pala sir ang tawag dito. Explain ko sa iyo, ito sir yung pointer. Kapag tanong ka ulit sa akin, ito sir yung pointer. Sabihin mo na lang, pointer. Ayan. Yung palo ng pointer kung hindi pantay o ano. Para maturuan kita sir. Ayan. So ito yung pointer. Ang tawag dito ay pointer. Ito naman sir yung 0 ohm adjustment. Yung dito sir. Kasi ito yung 0 ohms natin eh. Kaya 0 ohm adjustment ang tawag dito. Tapos ito naman sir, ang tawag dito ay 0 corrector. Ibig sabihin ng 0 corrector. Yes, dito sir. Start siya dito. Starting ba? Yan. Tapos ito sir ay selector. Kagaya na sabi ko sa kanina, ito ay range selector. Para po siya dito kung anin yung susukatin mo. Kung AC, DC, o ohms. Ito po yung ohm sign. Ayan. Tapos ito naman po, ang tawag po dito sa kuna ito naman yung para sa ating positive test probe, yung kulay red sir. Tapos ito yung negative test probe. Kung nagtanong ka sir, dahil bago ka magtanong ka man sa online, sa Facebook, kahit saan. So pag sinabing negative probe, ito sir, black probe. And positive probe, itong red. Ayan. Para hindi ka masyado ma-bully kapag nagtatanong ka sir. Tapos ito sir, itong dalawa na to, ang tawag dito sir ay voltmeter scale. Yan, ang tawag na ito sir. Ito, voltmeter. Ito yung sa ilalim sir. Kung nagsusuwal ka ng voltage. Ayan. So, ito naman yung AC natin sir. AC alternating current. Ito po sir yung kulay red na ito. AC, nakalagay ACB. So, ACB. Hindi ka naman sir malilito dun sa paggamit mo ng analog tester. Kasi may identification naman dyan. ACB. Kabilaan pa yan. Tapos pag DCB, nakalagay din dun sir, DCB. At DCB, o kabilaan yan para hindi ka maligaw. Paggamit mo ng battery, yun, may nakalagay sir ng bat. Ibig sabihin ng battery, sa DC tayo, yung battery natin. Dito sir, meron tayong nakalagay na battery, automatic sir. Yung 9 volts at saka 1.5 volts sa kalimitan natin ginagamit sa tester mo. Check mo na lang sir kung mayroong
meron ta, meron ka doon na voltage. Ito yung sa baterya mo sir na remote. Yeah, dito naman yung para sa 9 volts natin na battery ko square. Ayun yung pag-check mo sir. So ano po ba yung hindi ko na-explain sa iyo sir? Ayan. Pag magkukuryente ka sir, ang tetester mo ay sa kuryente. Start naman natin sir sa kuryente ha, kasi yun, tinetesting mo minsan yung outlet nyo, nagtataka walang kuryente sir. Ang pag ano nyo sir, set mo lang sir sa 250 dito sa kulay red mo na ACB. Ayan. Set mo lang yan sir dyan. Tapos kailangan sir pumalo yan ang nakalagay doon na ACB. Pumalo yan sir na hanggang dito. Ayan. So, wala lang akong masundot dito. Try ko dito sana. Ayan, kagaya nyo sir, nakalagay sa ACB. Sundutin ko sir yung 20 ko na outlet dito. Ayan sir, mapansin mo sir, pumalo siya ng 250. Nasa 220 something. Ayan, mapansin. Sinundot ko sir yung aking outlet ng AC. So, ganun sir. Huwag mo sir, kakalimutan to sir. Itong pag magtitester ka ng AC. Kasi sir, kung nagkamali ka sir, nalagay mo sa 50, 10, o kaya DC, matik sir, sira yung iyong tester. Kaya puputok po yung iyong tester. Yung kung may fuse po siya sa loob, puputok yun sir. O kaya yung resistor or diode. Kapag nasira sir, edi pag ano, paggawa mo na lang ulit sa akin. O kaya sa mga technician na malapit sa'yo. Ayun sir, huwag mo sir lang kakalimutan. Practicein mo yan sir. Easy. AC, DC, and pag DC naman sir, so ang gamit mo lang naman sir sa DC is basic lang naman, di ba? Yung mga remote battery ng remote sir, lagay mo lang sir siya dito. Pansin mo sir, may ano dyan, 1.5. example natin sir, dito ay ang baterya, ang battery. Walang ako sir ng battery sir. Ito sir, battery niya, bago to sir. Naman, tinitester mo yung remote mo. Ito sir. Lagyan mo lang sir dun sa baterya ng remote mo. Yan. Para basic lang sir. Hindi ka natawag ng technician. Lagyan mo dun 1.5 sir. Tapos yung black test probe mo. Dito mo sir sa likod. May sign naman sir na nakalagay dyan. Ito sir positive. Matic. Ibig sabihin yung isa negative na. Kahit wala kang makita ang sign. Ito ay negative sir, matik yan. Tapos positive is may pinakalakalbok. Yan. So, gagawin mo sir, talagay mo lang sir dito. Hindi ka naman makukuryente. Kasi may makikita ka naman ng level dyan. 1.5 volts. Double eh. Yan. Lagay mo sir, huwag mo kalimutan na. Battery. Yan. Double T. Bat. Ibig sabihin ng battery. 1.5. Nakalagay yung selector mo na may turo. Ito sir. 1.5. Ayan, tapos lagay mo sir, makita mo naman, papalo naman yan. Tapos masusukot mo dyan kung ilang voltage siya. Hello. Kung ilang DC volts. Ayan. Nakalagay sir, good. Kasi may sign ka dun sa, ano sir, good pa daw siya. Hanggang dito yan sir, yung kulay green yan. Nakalagay. Battery. Ayan, may battery dyan. Ayan, may battery. Tapos may nakalagay na good. Yung green na yun, good pa sir siya daw. Kasi bago pa yan. Pag wala na sir at nagpula na, sira na sir yung baterya mo. Palitan mo na yung baterya mo ng remote. O kaya sa orasan mo. Ayan sir. Tapos next yung ituturo ko sa iyo sir ay paggamit ng analog tester na pagtitest nung sa iyong electric pan. Kasi yung palagi mong question, no? Tinetester mo yung ilaano mo yung electric pan mo kung tinetesting mo kung paano gumagana. Ayaw na gumana. Kung itatapon mo na ba o hindi pa. So, ito sir yung next ha. So, ngayon sir, itong electric pan ito ay good naman ito. Good yan, gumagana yan sir. Ang pag-tester sir, para gaya nung walang power yung electric pan mo sir, yung selector sir, itapat mo lang sir sa times 1. Yan. Pwede yun sa times 1, kaya lang sir, pag times 1 po sir, ay mahina lang yung palo. So, idagdagan mo ng, kailagay mo sa times 10, sir. Yan ang katuro, sir, times 10. Ohms yan, sir, ha? Hindi nakasaksak sa kuryente, sir, ha? Ayan, huwag mo sasaksak, sir. Tapos, yung dulo, sir, ng iyong, yung dulo ng iyong electric pan, kahit magkabaligtad, sir, yung positive, negative mo ng test probe mo, yung black and red mo, sir. Yan. Ganyanin mo lang siya, sir. Yan, simpleng, sir, yan, ha? Tapos yan, tingnan mo yung tester sir.
kailangan pag pinindot mo sir yung 1, dapat pumalo siya sir, pagod pa yung iyong electric fan. Yan, kagaya nyo sir, pumalo. Tapos pindutin mo ulit yung number 2. So pumapalo pa rin siya. Number 3. Yan, pumalo pa rin siya. Ibig sabihin sir, good yung electric fan. Ngayon, pag hindi yan sir pumalo, kagaya naman yung purpose ng pagbili mo ng tester, may sira sir dun sa motor ng electric fan mo. Baka yung fuser. Yan. So may mga tutorial naman ako sir na pinakita sa iyo. Yung sa electric fan, puntahan mo na lang sir yung aking ibang vlogs, ibang video natin na ginawa ko. Tapos yung pagte-tester sir ng fuse, andun din naman kung paano testerin yung fuse. Kasi pag buo yung fuse mo sir, kagaya nun walang palo, sira na yung motor mo sir. Pag ganun. Kasi yun namang kapasitor mo sir, pwede mo rin naman siyang testerin using dito sir sa ohms na to. Sa ohms size na to. Ohm selector dito. Pero yun sa capacitor sir, may mga basic naman na yun na halimbawa may putok sir o kaya mahina na, ibig sabihin umiikot pa rin naman yun sir, o pag tinester mo yung motor, buo pa rin naman. Ayun. O kung tinester mo, kagaya na na-tester natin, good yung ating pumapalo sir ito sa ating times 10 sa electric fan mo na pumapalo naman siya. Ibig sabihin, good yung motor, tapos ayaw naman umikot ng electric fan mo. Hindi, ibig sabihin na sir ay buksan mo lang siya, linisin mo sir yung kagaya ng mga tinuro ko sa iyo before. Ganun lang yung paggagawa sir. Ayan. Marami tayong tutorial dyan. Marami akong ginawang tutorial para sa electric fan. Puntahan mo lang yun sir. So ayan, ituro ko na sir yung pinaka basic na paggamit ng tester na kailangan mo. Sana ito ay nakatulong sa iyo at lalo pa sa ibang mga nag-aaral maging technician. Mga basic. Ito yung mga basic functionalities ng isang analog tester. Ayan, yun naman sir na sa pagsusukat ng mga kapasitor, medyo busy ka pa sir. Kailangan mo pa yung mag-aral, pag-aralan nyo. Pero gagawa rin sir ako ng tutorial para sa iyo. Ayan. Hindi gusto mo nun maging technician o kaya sa bahay lang ay sana ay makatulong pang ginawa ko sa iyo sir. So shout out sa iyo sir dyan sa Laguna. So I hope nag-enjoy ka sa aking video, sa aking ginawa. Kung may katanungan ka pa, so gagawan ko pa rin ng video para sa iyo. So magtanong ka lang sir, comment ka lang sa akin dito sa aking vlog, sa aking video na ginawa na ito para matulungan kita. So maraming salamat sa iyong panonood sir. Sa iba pa mga sa mga nag-aaral maging technician dito ng mga estudyante natin. So ayan, pag-aralan nyo mabuti yung aking tinuro, reviewin nyo na lang, replay nyo na lang replay para matuto kayo sa paggagawa. Ayan, para balang araw ay maging technician din kayo, makapaggawa ng mga basic appliances kagaya ng electric fan, iron natin, plancha, rice cooker, yung mga basic, kettle, water heater, yan. Yan lang yung mga basic na sa home appliances, pagtitester ng outlet natin, kung may output, baka 110 na lang siya, hindi magana yung kalahati. So baka ganun. Yan. So ito yung mga basic tools. Ayan. So sa susunod yun na lang i-upload yung ating digital sir kapag nakaipon ka na at bumili ka na. Ito lang muna ang analog sir. Reviewin mo sir ha, huwag mo kalimutan to sir ha. AC para sa kuryente, DC para sa baterya. Yun, to, para sa baterya din to sir, itong DC. Ito may battery man dito, baka nakabukod siya. Matik lang na yan na previous, parang pinaka-pre selector. Para dun sa mga baterya natin na pang double A at saka square. Ayan. 29 volts. Ayan sir. Hanggang sa muli sir. Salamat sa iyong panonood. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment, and question more. Para mabigyan natin ng sagot. So, salamat. Bye-bye.